ano, sacrifice nyo na po yung ilang taon na hindi siya nakapaglakad na siya, tumatakbo na siya. Kumusta na kayo? So, ayan. Ngayon na lang po ulit tayo nakapag-video. Nan super stress po. Super, super, duper, duper busy. Ayan. Super stress. Naglalabasan po yung mga pimples ko. Ayun. Ayan. So, gumagamit na naman po ako ng Rejuvenating. Kaya po, ganyan yung face ko. Kasi ang dami kong pimples. Ayan. And then, eto po. Pwede nyo po itong gamitin once na nagda-dry yung face nyo. Ayan. Spray-spray lang po kayo. Ganyan. Para refreshing. Kahit ipaligo nyo, pwede yan. Ayan. Ayan. Product by Skin Pit. Ayan. I want soft skin. Ayan. Pag nagda-dry po yung skin nyo, lalo na pag gumagamit po kayo ng Rejuvenating, pwede din po to after makeup, before makeup, pagkagising sa umaga, pagkatapos na maligo, pwedeng-pwede po siya. Wala po siyang overdose. So, once again, so our topic for today is about Rejuvenating. Ayan. Meron po kasing customer na nagtanong kung pwede po ba yung ano namin, yung paninda namin. Hindi ko na lang sasabihin yung brand. Basta paninda po namin na Rejuvenating. Kung pwede daw po ba siya sa lactating. So, hindi po siya pwede. Lahat po ng Rejuvenating, hindi po pwede sa nagpapasuso or buntis. Ano doon? Meron po sa packaging pa lang po, naka-indicate na po yun na hindi po pwede sa mga pregnant and lactating women. Pero ito po si buyer is, makulit po siya. So, bumili po siya sa iba. And then, napanood niya din daw po sa YouTube na pwede daw po yun sa nagpapasuso. Po, hindi po kasi talaga siya pwede. Hindi naman po kasi sa mother ang effect noon sa baby po. So, may ano po, may chance po na pumangit yung balat ng baby kasi syempre baby pa siya. And then, na-dedede niya yung chemicals na nakalagay dun sa ano, Rejuvenating. Ayan, may chance po na pumangit yung balat niya in the future. Or baby pa lang siya, or bata pa lang siya. Ano na yung skin niya, pang basta, mga ganun po. And wag po nating hayaan na mangyari po yun sa mga anak natin, nakakatakot po, no? Oo, gumanda si mother, maganda si mother, kasi gumagamit siya. Pero yung kaligtasan po ng baby natin, huwag po nating isaalang-alang. Meron naman po yung specific product na pwede po sa mga nagpapasuso at buntis. Pero huwag nyo pong i-expect na magbabalat po kayo katulad ng Rejuvenating. Pang ano lang po yun, pang exfoliate, ayan. Yung mga ginagamit po kasi ng mga pregnant and lactating women, yung mga mild, super, kung may mild na Rejuvenating, pinaka-mild pa, as in, mild na mild. Yung effect nun is parang moisturizer lang po. Yung pampalambot ng skin, pampasmooth. Tapos, pero, pwede naman po kasi kayong gumamit ng Rejuvenating once na okay na. Once na okay na yung anak nyo, hindi na siya sumususo, malaki na siya, nakakapaglakad na siya, tumatakbo na siya. Na naman po kayong bumalik sa paggamit. Pero, sacrifice nyo na po yung ilang taon na habang buntis pa kayo, hanggang sa nagpapadede, yan. Sacrifice nyo muna yun. Siguro naman, hindi pa naman po kayo siguro nang papalitan ng asawa or ng jowa nyo kung sakali naman na stress kayo or ano, na hindi kayo yan, naglalabasan yung mga wrinkles nyo nung mga panahon na yon. Kasi, para naman po yun sa mga babies nyo. Okay, don't get me wrong sa mga sinabi ko. Oo, may pagdating talaga na feeling natin ang pangit-pangit natin. Ramdam ko po yan everyday, kaya huwag niyo na po akong tanungin kung bakit. Alam niyo, nakita niyo na worried lang kasi kami sa magiging effect sa baby niyo, sa baby mo. Especially sa'yo, na gumagamit ng ganon. Siguro naman maiintindihan ng mga asawa niyo, ng mga jowa niyo, yung mga pinagdaraanan niyo. Kaya, at saka yung safety naman ni baby yung iniisip natin. Kaya,
gumamit na lang kayo once na pwede na. Yun. Nakaka-worried talaga, lalo na kung yung baby natin, yung mag-sacrifice dun sa mga bagay na ginagawa natin, sa mga ginagamit natin, sa mga kinakain natin, sa mga, kasi yung mga ganun, be conscious sa mga ganung bagay. Ayan. And syempre kami as a seller, ayaw namin ma-experience nyo yun, ayaw namin maranasan nyo yun, and kami yung maging way na maranasan nyo yun. And inaano po iniiwasan po talaga namin yun. Kaya sana maintindihan nyo po. Siguro maiintindihan din naman ng mga asawa, ng mga jowa nyo. Syempre bagong anak kayo, syempre andun yung times or andun talaga yung ano na stress kayo, haggard kayo, na hindi na kayo katulad nung dalaga pa kayo or nung wala pa kayong baby. Maiintindihan nila yun. Yun na lang po, isaalang-alang yung kaligtasan ng mga baby natin. Ayan. So, gamit na lang po kayo once na okay na. Hindi na dumidede sa inyo yung mga anak nyo. Yun lang po, and sana po is may natutunan kayo kahit papano. Medyo nauubusan po kasi ako ng boses and super pagod, stress talaga. Ayan. Sa puyat ko po and stress, naglalabas yung mga pimples ko. So, kailangan na naman na gumamit ng beauty product. Ayan. Pagpasensyaan nyo na po. Ngayon na lang po ulit ako na makakapag, kung sakali, makakapag-upload ng video kung ma-edit ko pa to. So, yun lang po. Thank you. Mag-ingat po tayong lahat. Ayan. Vote wisely. So, ayan. Bye-bye.